Ngayon po ay gagawa tayo at magluluto tayo ng laing. Ayan. So, this is my way of cooking ginataang laing or yung dried taro leaves. So, here's are the ingredients. So, from here, ayan na po, nag-ayat na tayo ng sibuyas, bawang, sili, at luya. Ang ating isasahog ay hipon, pork liempo. Ito po yung ating dried taro leaves. At may secret ingredients. Ito po, hindi po ito ginagamit ng iba. Pero ako po ay putting sauteed shrimp paste o yung tinatawag na alamang. And the ROD or the gata. Yan. So, most of the gabi that I am seeing on YouTube on how they cook it, may iba't ibang pamamaraan. So, today, I'm going to show you my way of cooking laing. Yan. I started by boiling the liempo. Kasi po, itong liempo ay medyo may pagkagami. Ito yung part ng baboy na nasa belly. Kaya po medyo matigas yan. So, we need to boil it para lumambot. At habang binoboil po siya dyan, hintayin nyo na matuyo at magmantika. Ito po, take note, ito po yung ginagawang lechong kawali. Kaya po, hihintayin natin yan na lumambot at the same time magmantika. At dyan po natin gigisahin sa mantika ng liempo yung ating pong mga ingredients. Yan. Pwede na pong ilagay ngayon yung ating garlic. Yan, pupupupupupup na po yung liempo. Yan. Let's put now the garlic. Pwede nyo na pong gisahin yung added ingredients. Lagyan nyo na po sa gitna habang nasa tabi yung inyong liempo. You can put now the onion. I need a tripod. Hira pong mag-video ng isang kamay lang. Anyways, I just want to show you how I cook my ginataang laing. Okay. Ayan. Andun na rin po yung sili at saka yung ginger. Now, I'll be putting my secret ingredients. Ito po yung sauteed shrimp paste. Medyo maamoy po ito. At ito po yung mag-a-add ng ibang paste. Kasi po yung iba, nilalagyan po yan ng shrimp. Aside from the shrimp, masarap po kasi yung medyo may taste ng seafood. Kaya po, nilalagyan po yan ng alamang. At pagkatapos po nun, ilagay ko po yung alamang. Now, I'll be putting some sugar. Ayan, at least 2 teaspoon of sugar. Next will be my gata. I'll be putting 2 cans of gata first, then I will put the third can later. So, dalawang lata po muna. Kung napansin nyo po, wala pa yung salt, wala pa yung salty taste. Mamaya ko po yan titikman. Sa huli po natin ilalagay yan. Kasi po, may lasa po yung alamang. Yan. Pag nagbo-boil na po, pwede nyo ilagay yung inyong shrimp. Sabi nung anak ko, huwag na tayo lagyan ng laing. Yun na lang shrimp. Parang ginataang shrimp na po. Ano po?
Well, my intention is for Laing. Yeah. Here's another tip. Kung kayo po yung nandito sa North America, most of the time, bibili kayo ng Laing. Bibili niyo po yan, nasa plastic na. The one that I showed you before. Ngayon po, hindi niyo po alam pa paano ito na i-prepare. So the best that you can do, sa atin po kasi sa Pilipinas, tayo mismo ang nagpapatuyo ng Laing, tayo mismo ang gumagawa nito. And we make sure na talagang we will choose the right leaves, tapos yung malinis. Eh dito po, I don't know how they pack that, but what I did, I tiningnan ko po muna, akin po siyang chinek. Baka po kung kailang naluto na, doon kayo makakakita ng mga foreign object or whatever. So ginawa ko po, ginayat-gayat ko pa kasi malalaki po yung ano niyan eh. Malalaki po yung leaves. So I use scissors to cut the leaves into small pieces. Yan, ganyan. So we will just wait for the ingredients to boil. At pag boiling na po siya, we can put now the taro leaves. Yan, running boil na po siya. Nilagyan ko na rin po ng salt and a konting patis to taste. Tinikman ko na po. For me, that is the right ano tawag doon? Flavor that I want. Ngayon po, I'll be putting the taro leaves. Do it gradually. Ngayon, kung sa tingin nyo po, tama na yung consistency, huwag nyo na pong isama yung iba. Kasi po, ganito naman po talaga ang pagluluto. Ano po yan? Trial and error. If you think that that will be enough, then stop. So, bali, 3 cans of coconut milk po yan. 3 cans of coconut milk for 2 packs of taro leaves. But I don't think magkakasya po ito dito. But anyway, I will try kung kakasya po. So, you need to look at the consistencies. Kasi po, pag na-absorb na po lahat nung gabi, I want my Laing to be dried. Yun pong iba kasi kapag nagluluto ng Laing, may sabaw. Oh no, that is not the proper way. Even the Bicolanos don't cook that way. So, masarap po ang Laing, yung nagmamantika, and hindi po masabaw. That is how the Bicolanos cook Laing. Anyways, I am not from Bicol. I am from Cavite. And this is how Cabiteños, I don't know, ako lang pala, cook Laing. Hindi ko po kasi madalas nakikita rin ito sa Cavite. So, I am fond of experimenting on my cooking. And ayan, medyo, I think tama na yung consistency niya, pero tapos tutuyuin ko na lang po yan. But I'll be putting more. Maluluto pa ko eh. Importante ko kasi maluto yung Laing, yung gabi. Kasi po yung gabi ay kailangan pag kinain ay medyo malambot. Some cook it parang masabaw. But then magtatagal po, take note, magtatagal po ang Laing ninyo, ang Laing na niluto nyo kapag nagmantika na. Kaya you need to, I think, kakasya po talaga. 3 cups of, take note to, 3 cups of coconut oil for 2 packs of Laing. Just be sure na maluto ang inyong gabi. Anyways, you can, if you think it is not yet cooked, you can add more water. Put some water para maluto talaga. Kasi po, makunat yan pag hindi naluto at nag-aabsorb po ng liquid ang Laing. But I think with this consistencies that I have, maluluto po siya ng ayos. Okay? Yan. Almost done. So, titikman po muna natin ang lasa ng ating ginataang.
Wow. Alam na. So, thank you for watching. So, you can leave your comments. At gusto niyo pong magpaturo, wala pong bayad. So, just need to follow me on Facebook and on YouTube. Subscribe on my channel. Pastor Welco ang ating channel. God bless everyone.